Hello there, Mommy Lois again. Na ngayon ay magpapakita sa inyo ng isang tutorial about diamond painting. Kung pinanood niyo yung aking first video about diamond painting, pinakita ko kung ano ba yun at yung mga klase ng diamond painting at kung saan yung mabibili. So, kung kayo ay nag-order online, ito po yung dadating sa inyo na packaging. Binuksan ko na. Ang laman ng packaging ay itong pattern, itong plastic na naglalaman ng mga beads or diamonds, at kasama na rin po dyan yung mga paraphernalia o yung mga gagamitin nyo sa pag-beads. At may kasama din po na listahan ng mga beads, yung kanyang mga codes at numbers. So, ito po ay makikita nyo na rin na ang size ng pattern ay 30 by 40 at meron siyang 35 colors. Yan. So, ang gagawin ko ngayon ay bubuksan ko ngayon itong aking pattern. So, ito. Talaga pong brand new. Ngayon ko lang siya bubuksan. Medyo mahirap siyang buksan. Nakasil ng mabuti. Okay, sirain ko na lang siya. There you go. Okay. Yan. And then, bubuksan ko rin itong aking plastic ng mga beads. Ito, dali-dali sa buksan. Ito po ngayon, yung mga beads na makikita ninyo ay nakabalot sa mga maliliit na plastic bags. At dito na po, naka-plastic na rin po ang mga paraphernalia. Ang laman po nito ay meron kayong isang tray na maliit kung saan nyo ilalagay ang inyong beads pagka kayo ay naglalagay na sa pattern. Meron po kayo ditong tinatawag kong silicone or wax na kung saan ididikit nyo yung inyong applicator. Ito naman po yung tinatawag nating applicator. So, bakit ito may kasama nito? Lalagay niyo dyan para paghawak niyo siya ay hindi masyadong madulas. Naku, medyo masikip pa siya. Maganda. There you go. So, mamaya ko na siya ayusin. And then, meron din po siyang kasamang isang pointed tweezer kung saan ito ay gagamitin niyo pagka kayo ay may mga correction gagawin. Kung makikita niyo, ito ay may kasamang mga tips. Ito ay yung tinatawag na itong isang to ay single tip. Ito naman yung maramihan. Kung halimbawa, ang lalagyan yung square doon sa pattern ay madami, pwedeng maramihan yung ididikit yan doon sa beads para isang tusok lang. Meron din po siyang kasamang ganito. Ito naman ay siguro limahan ito. Ito, I think this is 7 beads. Ito naman ay siguro mga 4 or 5 beads. So, yan. So, iyan po yung laman ng ating package. Ngayon, ito naman pong mga beads na to, kung makikita nyo, ay coded na din. So, papakita ko sa inyo, pag bubukas ko na yung pattern, ay coded. Coded po yan. Yan, mga coded. Yung pang mga kulay. So, ngayon, buksan ko na ang aking pattern. Ito po. Meron pa pala siyang tape. Buti na lang, may nakahanda akong gunting. Ito siya. Yan. Kung makikita nyo ngayon dyan sa inyo sa screen,
Ito po ay nakabaluktot. Kailangan po uunatin niya yan mabuti at siguruhin na hindi siya magkakaroon ng mga creases o kulubot. Yan, pagayon po yan. No? Siguro sa packaging yan, magkaroon po siya ng kulubot. Ito po ngayon ay meron ding coating. Maganda, meron sa kanan at meron sa kaliwa. So, kung sakaling mawala niyo yung papel na merong list ng, ng mga codes, eh, hindi po kayo maano sa mga lilito sa mga codes ng beads. Ngayon, ipapakita ko sa inyo. Bubuksan ko to. Ito po yung tinatawag na adhesive cover or paper. Yan. So, makikita nyo na ito pong pattern ay coded. Yan. Ang gagawin nyo, buksan nyo siya. And then, ibalik. Okay, there you go. Buksan ulit. Yeah. At ibalik nyo slowly. So, ngayon nakita nyo, itong part na binuksan ko at ibinalik ko ay unat na. Pero itong hindi ko pa nabubuksan, siya ay medyo nakakulubot pa. So, buksan na rin natin siyang lahat. Para makita nyo. There. Ay, napunit. Meron pa pala siyang tape doon. Hindi ko napansin. So, hindi ko naman siya bubuksan. Naka-tape pala yun. Hirap niyang tanggalin. Maganda po naman yung mahirap tuklapin. There. Yun. Balik. Yan. So, kita nyo, yung part ng pattern ay unat na at saka itong bottom. So, ito na lang ang tatanggalin ko later on pag natanggal ko itong tape. So, yun, natatanggal naman pala yung tape. Okay. So, yan. Napulit pa. Medyo madikit siyang masyado. Yan. Then, put it back. Yan. So, hindi nyo na siya kailangang ipitin ng mabigat, dagana ng mga libro, kasi unat na siya ngayon. So, yan po ang ating pattern. Yung mga ibang mga diamond painters, ang iba po ay nag-i-invest sa mga containers. Katulad po nito, ito ay binili ko online. Medyo may presyo dahil umabot po siya ng almost $15. Bali, 56 slots lang po siya. Meron din po akong nabili sa Dollarama. Ito, siya naman ay $2. At siya naman po ay 20 slots. Pero, meron pong magandang option na nakita ko kanina lang. Pagbukas ko po ng aming pantry, nakakita ako nito, dressing containers, $1.25. Ang laman po niya ay 18 pieces. So, ang ibig sabihin, makaka 72 containers kayo for only $5. Ay, napakamura po. At ang maganda pa po nito, ay pwede nyo nang ibuhos na lahat ang laman ng inyong plastic dito at individual, pagka kayo nagagawa, isa na lang po ang dampot nyo.
Eh, kung ito sana'y nakita ko nung una pa, ay napakaganda po sana ito. At pag kayo nakatapos na rin ng inyong isang pattern, eh pwede nyo na siyang hindi galawin, itago nyo for future use, maybe hindi nyo na siya aalisin. Hindi kagaya nung pag dito, inaalis ko siya, sinasaling ko siya dun sa mga small plastic bags, at tinatanggal ko ulit yung mga codes, pinapalitan ko. Dito po, pwede nyo na siyang maitago nandito. Bibili na lang uli kayo ng another $5. Yan po ang ilan sa mga tips para sa pagsisimula nyo ng 5D Diamond Painting. Alam kong medyo mahaba na itong aking video at ayoko na ma-board kayo. Kaya please, pakiabangan na lang po ang part 2 kung saan ipapakita ko ang actual na paglalagay ng mga beads or diamonds at kung paano gamitin ang mga tools. Thank you for watching and please like, share, and subscribe. For question and suggestion, type it in the comment section. Bye!